ako po actual si Attorney VJ na, na pumatay nga talaga siya. Kita-kita po na dalawang mata niya yan. Hawak-hawak po niya yon. Duguan po. Oh, hindi naman po ano, hindi naman po na nakunan siguro ng camera kasi sa balita kamakailan may mga nangyayaring hindi maganda na kukunan ng cellphone eh. May ganung klaseng ebidensya po ba kayo o kayo lang mismo nakakita ng krimen? Ako po mismo nakakita ng krimen kasi sa Tingloy po putol po yung kuryente, syempre. Ba po, may oras ang kuryente sa Tingloy. May oras po ang kuryente sa Tingloy. So that time, lubat po yung mga cellphone namin. Mm-hmm. So nakita ko talaga. Actual po. Nagi, ano bang nararamdaman mo? Na teka lang, medyo tayo. Ayan, di ako makasalita ng maayos. Na ako din kasi Kuya Lu, talagang medyo mahirap din niya kasi medyo ang ano natin, attorney din yan, di ba? Pero the best sana kung nailapit agad sa pulis. Siyempre, hihingi natin ang panig. Simuno ng krimen at siya talaga ang kailangan magbayad sa krimen na ito na si Attorney VJ Topacio. Ano po ba yung sinasabi na reklamo daw? Wala po ako naaalala ng ginawa kong krimen. Di umanoy. Ako ay mag-iingat dahil kay abogado. Ayoko naman manghusga ng basta-basta. Alam mo yan. Di umanoy. Sabi ni Ate Isabel, ikaw daw ay may nagawang krimen. Ikaw daw ay may nakita niyang pinatay at hawak-hawak mo pa na puro dugo. Well, hindi po totoo yan. Yung Isabel po niyan, mangkukulam ho yan sa amin. Okay, sinuho ko sabi na hindi totoo. Kitang ako ng aking dalawang mata. Sandali lang po, ma'am. Sandali lang po. Bilang isang abogado, sumusunod tayo sa proseso. Okay? At ang masama dito, hindi mo dinala sa hukuman eh. Hindi mo dinala sa pulis. Dinala mo sa show ni Kumpanya Luis. Sabi ko. Kung ako naman, hoy, dadalhin kita sa husgado, eh alam ko naman ang gagawin ninyo eh. Kung sakasakali man, attorney, yung pangbibintang na ganyan, at eto pa na sa public tayo, kung sakali man may balik ba yan doon sa nang bibintang? Mm-mm. Kung mapatunayan lang na hindi totoo. Alam nyo, Maniero Luis Nonegi, pasok na pasok sa cybercrime to, cyber libel to. Okay. So, tingin ko... Attorney, may dalawang kamay sa likod mo. Kinakabahan ako kung sino. Oo. Baka makakainay mo, Kuya Lu. Okay. Akala ko ako lang nakakita nun, attorney. Kasamahan niya yun. Okay, kinabahan ako dun, attorney. Okay. Yes, attorney, cyber libel. Yung paniniram po rin, lalo tayo, no, dahil bilang isang abogado at public servant, eh malinaw, no, na damaging sa ating reputasyon ang kinakalat nitong babaeng ito, no. Hindi ho ako nagkakalat, kundi ho kayo ho ang nakikita kong pumatay at hawak-hawak pa nga po sa inyong dalawang kamay eh. Pero grabe yung siyempre, ano natin, mahirap din talaga kung may testigo. Diba, medyo mahirap-hirap kung sabi ni Ate Isabel, kung nakita niyang hawak-hawak mo, medyo mahirap-hirap yun. Pero bagong lahat, sabi nga ni attorney na ang cyber libel ay paninidang puri. Ikaw, Negi, may natitira pa bang puri sa'yo? Hindi, yan naman eh, ano, may mga ilan-ilan na natira naman po yan. Kumbaga sa 1 to 10, ilan na lang natitira ang puri sa'yo? Dalawa na lang, kasi ako talaga nagpasira talaga ako ng puri, no? Pero bigalina ba, Attorney Isabel, sino ba yung pinatay? Kamag-anak mo ba, alin? Oo. Alam niya kung sino pinatay niya. Ano bang krimen yung nasaksihan mo? Oo. Nakita ko ho kasi ay hawak-hawak na ho niya sa dalawa ho niyang kamay at duguan. Na may gilit na ho ang liig. Ginilitan ho niya ng liig. Ano ba? Wala kang nakita. Hindi mo nakita yun. Sabi niya, trespassing daw sa bahay niya. Eh, hindi naman ho, nagpupunta yun sa bahay niya. Attorney, pwede ba ikaw maglahad? Gusto ko kay attorney manggaling yung kwento. Ano pa pinag-usapan? Sino ba yung napatay na to? Alam mo, Panyero Luis, ganito yan, no? Hindi lang naman bago to, eh. Ang nangyari dyan, talagang maingay yung mga kapitbahay na yan, no? Yung pamilya nitong si Madam Isabel na to, maiingay talaga yan. Sa panahon na, alam ko kayo mga sa showbiz, para din kayo mga abogado, konting-konti lang tulong nyo, no? Pero pag madaling araw, lalong umiingay pa, okay? Ay. Kaya nga nitong isang beses na may naramdaman akong kumakalusot sa may bakod namin habang may nag-iingay, tumayo na ako. Ito na yung nire-reklamo niya ata, no? At ang paglabas ko, nakita ko may patay na. Pero hindi ko pinatay yun. Okay, maingay talaga nung umaga na yun. Tapos biglang tumahimik.
Lumabas ako, nakita ko duguan na, patay na. Kukunin ko nga, iaabot ko sa kanya eh. Pero ito, nagtatatala. Tingnan ka lang, iaabot mo sa kanya, tao ba to? Pinag-uusapan natin? Oo. Ano bang sinasabi na itong si Isabel? Hindi ito tao. Ito yung sinasabi niyang...